nakatakdang basahan ng ika nga hatol. Ito pong mga may kinalaman, mga akusado doon po sa Maguindanao Massacre noong taong 2009. At yung pong isa sa mga pangunahing akusado dyan na dating gobernador ng ARMM, itong si Saldi Ampatuan, mga kaibigan, ay ibinalik na po sa kanyang kulungan sa Bikutan. Mula po doon sa Makati Medical Center, matapos po siyang ma-stroke noong pong, kailan ba yun? October. At kabi-kabila po, mga kaibigan, ang mga kilos protesta bilang ika nga po ay paghahanda para sa nakatakdang pagbasa ng sentensya o hatol. Pero marami pa ho dito sa mga sinasabing kasama dito sa karumal-dumal na pangyayari. Hindi pa nahuhuli ang iba. Oh, marami pa yan. Pero inaasahan ho dito na na merong mga maabsuelto dito sa kasong ito. Baka nadawit o ano. Oh, pero kanina ho, merong mga kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa. Dito po sa Maynila o sa Metro Manila, pinangunahan po ng grupo ng mga mamamahayag yung pong kilos protesta diyan po sa Quezon City Memorial Circle. Ito pong National Union of Journalists, ha? Nagtipon po sila kanina sa Roses Circle pala dito sa Quezon City. At sila po ay nagsindi ng kandila para po sa paghiling ng makatarong ang hatol ngayon nga pong bispiras ng bispiras ngayon, di ba? Nang nakatakdang pagbasa ng hatol dito po sa Ampatuan Massacre. Maraming pwedeng magunita dyan, ha? At may mga nagpapanggap na media organization. Ang ika nga po, nagbenta sa kaluluwa niyang mga pinaslang na journalist. Natatandaan ninyo, una sa mga humawak ng kaso dyan na abogado, si Harry Roque, na bandang huli, katakatakang nagbitiw bilang abogado ng mga biktima. Yun ang nakapagtataka po dyan, ano ho. Hindi mo alam kung magkano, dahilan. Well, yan po ang tabayan ng bukas dahil ito pong hiling ng mga mamamahayag, especially ng iba't ibang grupo, PCIJ, ang NUJP, na payagan yung live coverage para sa pagbasa ng sakdal. Isipin ninyo, ang dami niyan. Gano'ng katagal po aabutin ang pagbasa dyan? Hindi natin alam kung yung buong nilalaman ng hatol ay babasahin o yung lamang pong dispositive portion na tinatawag. Pagka binasa po dyan, yung buong sintensya o hatol, isipin ninyo ilang tao yan, oh. Bawat isa babasahin nyo, bawat isang akusado
babasahin yung kabuang hatol kung ganun po magiging takbo. Eh may gitsandaan yan eh, yung akusado po dyan. Ewan natin, ngayon pinayagan po ng Korte Suprema yan na maisa publiko yung pong nakatakdang promulgation bukas. At ang isang kamera nakaharap sa mga akusado, ang isa naman ay nakaharap dun sa babasa nung kuwan, nung hatol. Pero meron pong designated media room o silid ho, na ipoprovide para sa mga reporter para hindi maging magulo. Okay na yun, di ba? At mga accredited media lang ang pinapapayaga na makapasok daw bukas sa Camp Bagong Diwa dyan po sa Taguig. Although ito pong kasong ito ay hawak ng Quezon City Regional Trial Court. Gagawin ang pagbasa dyan po sa Kwan, sa Camp Bagong Diwa. E para na rin masiguro ang kaayusan at seguridad. Akalain ninyo sa tinagal-tagal nating para tayong nag-aalaga ng mga palamunin. Halimbawa sa Senado, sa Kongreso, sa Gobyerno, sa Executive. Ha? Sa tinagal-tagal ng panahon tayong nagpapalamo ng mga tao dyan na walang silbi. Sa loob ng napakahabang panahon. Akalain ninyo, ngayon lang nakachamba si Lito Lapid na masasabi nating ika nga po, hindi man sulit, nakaisip ng magandang ika nga, panukala. Ngayon lang yan, ha? Ngayon lang nangyari yan sa tanang buhay ni Lito Lapid. Lalo na sa ating mga mamamayan na ika nga po, pinagkukunan nila ng pork barrel at ng kanilang sweldo. Meron siyang magandang panukala na hindi naisip ng iba. Panukala ho ni Lito Lapid, mga kaibigan, gawing panghabang buhay na ang passport para po sa mga senior citizen. Bagamat ito'y kulang, o kaya hindi na siguro kailangang isabatas, masasabi pa rin natin na medyo ngayon lang nagsalita ito ng merong sense. O kaya naghain ng panukalang batas na merong ika nga masasabi nating kabuluhan. Sa tinagal-tagal ng panahon, sa laki ng kinita, sa laki ng naibulsan nitong taong ito, mga kaibigan, ito lang naman ang pakinabang na pwedeng makuha kung sakasakali. Matagal pa yan eh. Panukala pa lang ito eh. Mabuti kung yan, ikakalendaryo ng Senado yan. Kailangan yan, mayroong version pa yan sa lower house. At eto hong si Bato, alam naman ninyo, no? Si Bato po off-limits na sa Estados Unidos. Kumbaga, no pets allowed. Off-limits. At ang katakataka po dito ay ngawa na ngawa si Bato tungkol dun sa pagkakakansela ng kanyang US visa. Parang bata. Ano-ano sinasabi. Mapait. Bakas na bakas ang kapaitan sa kanyang mga pananalita.
Eh dahil siya mismo naglabas nitong balitang ito eh. Sa kanya mismo nagmula ang balita na kinansela ng US Embassy o ng US Government ang kanyang visa. Kasi hindi ano yan, hindi normal yan na isinasa publiko ng US Embassy. Eh kahit naman yata ibang mga embahada eh, hindi normal eh. Hindi na ina-announce. So nag-announce nito si Bato de la Rosa mismo. Ayon sa kanya, mula daw yan sa mga kaibigan niya sa embassy. May announcement nga pala ang DOJ. Na ang sabi po, ha? Hindi raw papalitan ng gobyerno yung water concessionaires. Kundi i-renegotiate lang yung kontrata. Yan ang sinasabi natin. Kaya mahirap yung ano eh, madaldal ka agad eh, kung ano-ano sinasabi, nananaginip ng gising eh. Eh, siya ang galingan niya, no? Ngayon lang anya nangyari yan. Ayun. Sabi ko na sa inyo, hindi ako naniniwala eh. Yan ang sabi ng kuwana ng Department of Justice. Hindi papalitan ng mga concessionaire. At para sa kabatiran ninyo, nabasa ko kahapon eh, na itong si Manny Pangilinan ay palaban na nagsalita sa harapan ng mga kanyang tauhan, mga eksekutiba ng Maynilad. Isipin ninyo, palaban siya, no? Hindi sila niya papayag, ha? Na basta-basta maagaw sa kanila, yaan pong kumpanyang yan, yung bilang concessionaire ng tubig. Eh, ngayon, itong araw na ito, ito nga ang kasunod, eh, hindi naman daw, ha? Papalitan itong mga concessionaire. Sa madalit sabi, sila din yun. Asa na yung magagaling magsalita? Ang galing onion. Ngayon lang onion na gawa yan. Walang presidenteng gumawa niyan. Eh mali kasi. Dapat walang presidenteng nagsabi niyan. Nagsalita lang, di ba? Hindi mo masama magsalita eh. Eh yung gagawin, that is another story. Yun yung sabi natin, ako hindi naniniwala. Ayan. Ayala, Pangilinan. Tapos bibigay mo lang kay Villar. Never happen. Ano sila, pinanganak kahapon? Eh kung sa gulang at gulang, eh yan ang, yan dyan sila may master's degree. May doctorate degree ang mga yan dyan eh. Kaya ano, lulugulugo na naman yung mga nagsalita niya. Nung galing onyo, ngayon lamang nangyari. Hindi pa nga nangyayari. Sa kanila, nangyari na eh. Salita pa lang. Eh, mahirap ng panghawakan ngayon yung mga salita na paulit-ulit, babaguhin lang sa bandang huli. Mahirap yun, di ba? Yung sinasabi natin credibility, pagka namantsahan ang credibility ng tao, eh mahirap ka ng paniwalaan, di ba? To see is to believe. Ganun na lang ang mangyayari. Kailangan yung sinabi mo, patunayan mo muna. Hindi agad-agad paniniwalaan na, di ba? Eh, wala naman pinakatama dyan. Kundi, yeah, ibibidding din pala nila eh. Ire-renegotiate din pala nila eh. Ire-renegotiate, eh, hindi yan ang solusyon.
Magpapalit lang tayo dyan ng makikinabang at magsasamantala. Yan ang itagaan nyo sa bato. Yan ang sigurado riyan. Kung ito po, mga kaibigan, ay idadaan din sa proseso ng subasta ay para makuha ng iba. Eh kahit pa sino kumuha niyan, mali yun. Sapagkat sa unang umpisang-umpisa pa lang ng administrasyon ni Presidente Duterte, eh yun na agad ang hinihirit natin eh. Kunin ng gobyerno, yan pong tubig at kuryente. Gobyerno ang dapat magpatakbo niyan. Para hindi kayo nagre-reklamo, pababagsaking kayo. O tapos, eh, pagka merong mga bumabanat, sasabihin nyo, pababagsaking kayo. Yan ang mga nasa likod, yung mga yan. Eh, ba't di nila magagawa yan? Eh, pinapayagan ninyong hawakan ng privado. Yung mga public utilities. Pangunahing pangangailangan ng tao, di maho-hostage nga tayong lahat. Pati ang gobyerno, lalo na si De La Rosa, eh kinansila na po yung kanyang visa. Eh ako'y naniniwala, marami pa yan. Di ba? Kasi yun ang sinabi nung gobyerno ng Amerika. Oh, lahat ng may kaugnayan, doon daw sa kaso ng human rights violation. Kasi yun din ang paniwala ni Bato De La Rosa, mga kaibigan, na yung pagkakakansila ng kanyang US visa, eh ang kadahilanan niyan, yun daw extrajudicial killing at human rights violation sa ilalim ng inilunsad na madugong kampanya laban po sa illegal drugs, mga kaibigan, ano po. Siguro, yun din ang information na kanyang natanggap, di ba? Siyempre, doon sa kanyang siya nagsabi na mga kaibigan niya yung nagsabi sa kanya na yung kanyang visa ay kanselado na. O, edi, pati yung mga lahat ng may kinalaman sa mga ano ho, sa kampanyang yan, siyempre, kasama na rin sila dyan. Ang nakapagtataka larang, ito si De La Rosa, mga kaibigan, eh siya nag-telegraph, nagsapubliko nito pong pagkakakansila ng kanyang US visa. Kasi po, hindi ho normal yun na ang embassy eh magpapalabas ng statement kung patungkol sa mga visa. Basta't may kaugnayan sa visa. O, mga kaibigan, naniniwala si Bato, yun nga, ang pagkakakansila sa kanyang visa ay kaugnay ng pagkundina dyan sa EJK. Kanina may nabasa ako, kapiraso eh, na isang bansa sa South America, Honduras ba yan o ano yan? Isang bansa o Nicaragua, ganyan. Meron ding mga opisyal ng gobyerno roon na kinansila na ng Estados Unidos at ng European countries yung pong kanilang mga visa. Yan din po ang dahilan eh, yung human rights violation, mga kaibigan. So, eto si Bato, nung magsalita siya, ang sabi niya, yun daw pagkakakansila sa kanyang visa ay nabalitaan na niya, meron daw mga usap-usapan pero wala pa raw siyang natatanggap na official confirmation ng embassy sa Maynila. At balak pa nga raw niya sumulat. Susulat ka pa. Eh, alam mo na palang kansilado yung visa mo, eh, hindi naman sila nagbibigay ng mga ganyang statement eh. Ikaw ang naglabas niyan eh.
Ngayon, nung mabalitaan niyang kansilado na visa niya, eh parang napakapait. Kunyari, baliwala sa kanya yung pagkakansila ng visa niya. Ha? Eh, pero bakas mo sa kanyang mga pananalita, yung matinding hinanakit, ha? Sa pagkakansila ng kanyang US visa. At nung makarating, itong tinanong yata si Senate President Tito Soto ng ilang mga taga-media, eh, ang payo ni Soto, eh, sa halip na pumunta siya ro, sa Europa na lamang siya magpunta. Diba? O, yan ang sabi ni Soto. Ngayon, buong pagmamalaki naman na sumagot si Bato, dahil tinanong sa kanya ng mga nasa media, sabi, ano masasabi mo? Sabi ni Senate President Tito Soto, sa halip na sa Amerika, sa Europa ka nalang pumunta. Alam niyo ang sagot ni Bato? Why Europe? Bakit sa Europe? I would rather go to China. I could just walk along the Great Wall. That's enough to make one happy. Yabang ano po ng sagot, ha? Parang akala mo, baliwala sa kanya yung pagkakakansila ng visa niya, pero nauna rito, eh, ang sabi niya eh, ano, hindi ko na pwedeng madalaw yung kapatid ko, pati mga pamangkin ko, doon sa Amerika. Oh, yun ang sabi niya, di ba, nung una. Ito naman ngayon, bakit sa Europe? Eh, mas gugustuhin ko na lang, punta na lang ako sa China. Ha? O, para makapaglakad-lakad ako dun sa ano, the Great Wall. Ha? O, eh, para, eh, sapat na yun para lumigaya ako, mga kaibigan. O, eh, sabi niya lang yun, why Europe? Bakit Europe? Ba't nakakasiguro kaya si Bato na sa Europe ay papapasukin siya? Ha? Nakakasiguro ba kayo? Yung mga kinansila ng visa o kinansila ng mga visa ng US Embassy dahil sa kaso ng human rights violation, eh malamang sumunod Europe eh. Hindi lang Amerika eh. Katulad yung sinasabi ko, nabasa ko kanina, may nag-post. Statement ito ng American na official eh. Mga kaibigan eh. Tungkol sa mga kinansila rin ng visa sa isang bansa dyan sa South America eh. Oh, pati Europe kinansila rin. Kapareho ang dahilan kung bakit nakansila ang kanilang mga visa tungkol sa human rights violation. Ha? Mga kaibigan, eh di malamang sumunod na rin ang Europe na mag-ban dito kay Bato at saka dun sa ibang mga official. Kasi si Bato, isa yan sa mga kundi man pangunahin eh, na pinapananagot dyan sa extrajudicial killing ng ibang mga bansa. Eh bakit ba sila gumagawa ng hakbang? Eh kasi nga po, signatory tayo dyan eh. Sa kasunduan na yan eh. Kasama ang Pilipinas dyan eh. Kaya ibang presidente ang pumirma dyan, ha? O pinasok ang kasunduan na yan sa panahon ng ibang presidente, eh, kasama ka doon kung ikaw ang sumunod na presidente, kasi yung pagpasok ng isang presidente sa mga ganyang nagkakaisang bansa, di ba? Na may itinataguyod na nakuha, na adhikain, mga kaibigan, ceremonial ang presidente ron. Actually, yung bansa nakikipagkaisa ron eh. Kumakatawan lang kung sino yung nakaupong presidente. Hindi ho ba? Ganun yun eh. Eh, di ibig mo sabi, kung nangyari na ngayon yan, pagkos pinapananagot ka, dahil pananagutin ka, hindi mo nakikilalanin. Di ba? Pwede ba yun? Hindi pwede yun.
Oh, pag pabor sa'yo, kikilalanin mo. Pag hindi pabor sa'yo, eh, hindi mo kikilalanin. Eh, hindi pwede yun, mga kaibigan. Ngayon, eh, nagtataka si Bato eh. Parang pinalalabas niya. Ang dami niyang katwirang sinasabi. Eh, ako niya eh, nakita niyo ba akong ganito-ganon? Nag-order ba ako pagpapatayin niya mga yan? Oh, nung ako PNP chief, mga kaibigan, marami kang nakalimutan ah. Marami kang statement na binitawan nun tungkol dyan sa pagpatay, eh nakalimutan bigla ni Bato yun. Oh, hindi rin siya nag-order ng mga ganun. Ha? Eh, granting, for the sake of argument, eh ikaw yung ano eh, happy ng Philippine National Police eh. Eh sino mananagot dun? Hindi ba? Oh, ngayon, eh, ang gustong palabasin ni Bato, mga kaibigan, eh, kuhan, minamaliit niya yung Europe. Minamaliit niya yun. Eh, siyempre, susunod na yan. Bakit o? Lahat ng bansa nakasali doon sa mga sa kasunduan na dapat gumalang sa human rights, mga kaibigan, eh, wala kang magagawa eh. Kaisahan yun eh. Ha? Eh, pwedeng sumunod yun na kansilahin ang visa mo. O kaya, halimbawa, hindi kinansila ng isang bansa na nakikipagkaisa doon sa para sa paggalang, pagrespeto sa human rights mga kaibigan, eh pwede sila magpatupad ng pag-aresto sa iyo. Halimbawa, tumapa ka ron. Hindi nga kansilado visa mo. O kaya inisyuhan ka nga ng visa dito. Ha? Halimbawa, kumuha ka ng visa, Europe, na, pero wala silang ginagawang pagkansila sa visa mo. Kaya nung kumuha ka ng visa, naisyuhan ka ngayon. O subukan mong pumunta ron. Di ba? Total, baka bigyan ka ng visa dito. Eh, pagdating mo rin, iposas ka naman. Di ba? Yan ang mahirap, mga kaibigan. Ibig sabihin, eh, lumiit na mundo mo. Yan ngayon ang mga hindi naiintindihan eh. Na retaliation eh. Kapag ka lumabag ka dun sa pinagkasunduan, ang isang bansa, hindi naman ang pinananagot lang, eh kayo. Di ba? Dahil sa hindi lang naman si Bato. Marami kayo eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kaya ano ho, ha? Hindi dapat magyabang si Bato na bakit Europe anya. Baka alam mo, baliwala sa kanya yung Europe. Eh, ang mahirap kasi dyan, yung pagkaisahan ka. Hindi ho ba? Isolated ka. Oh, wala ka nang pupunta. Di sa China ka na lang magpunta talaga. Di ba? Kung tatanggapin ka rin nila. Eh, baka tatanggapin ka nila, mga kaibigan eh. Hanggat maganda ang relasyon ninyo sa China, eh, alam naman ninyo yung bansa na yan. Wala akong katiwa-tiwala sa mga taong yan, mga kaibigan. Eh, kasi hindi naiintindihan ni Bato eh. Pinakikita ng Amerikano, ng gobyerno ng Amerika, na hindi pwedeng wala silang gawin. Batas yan eh. Yung kasunduan, batas yan, mga kaibigan. Dapat, eh, sumusunod ka kung saan yung mga alituntunin, ha, na napagkasunduan. Oh, ang sabi nga, eh, we are a government of laws and not of men. Hindi pwede yung kakatwiran mo dyan kasi palibasa, nasanay itong si Bato at saka yung mga iba rito na yung batas nababago eh. Nagagawa nilang labagin yung batas at sa pamamagitan lang ng salita nila, mga kaibigan, eh baliwala na yung batas. Oh, hindi na sinunod yung proseso ng batas. Pinalulusutan, pinaglalaruan mo yung batas. Oh, eh hindi pwede yun doon. Dito pwede yung sinasabi ni Bato. Eh pero sa kanila hindi.
Hindi ba? Ang talaga namang totoo naman yun eh. Tayo, kaya nga tayo may ginagawa yung batas. Eh para yan, sumunod tayo dyan at ipatupad yung batas. Ha? Eh yan eh. Ano ho? Hindi yung tao ang magpapasunod sa'yo, kundi yung batas na ginawa, ha, ang dapat sundin natin. O, hindi yung kung ano yung sasabihin ninyo. Eh kasi yun ang doon sila nasanay, mga kaibigan, eh. Di ba? O, eh yun ang hindi naiintindihan ni Bato. Ha? Eh para kay ngayon, dahil sa mukhang malabo na siya makapasok sa Amerika, at saka sa mga bansa sa Europa, eh, nakikiramay tayo kay General Bato, di ba? Masama nga lang yan, baka may deposito kayo ron. Hindi mo na makukuha. At saka huwag ka malungkot. Si Lito Lapid man, di makapunta ron eh. Di ba? Dalawa na kayong senador na hindi makapunta ron. Meron pa yata ang ibang mga senador dyan. Iba-iba naman ang kaso. Ang alam ko, si Lito Lapid, di ba natandaan ninyo na huli yung asawa niya? Nagpuslit ng dolyar na hindi dinideklara. Eh, hindi naman pala masama yung magpasok ka ng dolyar. Alam ba, dito ginagawa yan eh. May nagmamagaling nga dyan na isang party list. Ha? Nagmamagaling tungkol sa pagpasok daw niya, kailangan daw imbestigahan yan, money laundering daw. Eh, hindi naman pala masama ang magpasok ka ng pera. Ang masama kapag hindi mo idiniklara, yun ang batas. Magdideklara ka basta lumagpas sa $10,000, mga kaibigan. O, si Lito Lapid, nahuli yung asawa niya ron. Hindi ko matandaan kung mga 50 mil dolyaris yung bit-bit, eh, tinago sa mga medyas eh, sa Las Vegas. O, nagkaasunto yun, nilitis doon, at na-convicted doon sa krimen, mga kaibigan. Eh, ba't si Lito Lapid, balita natin, di makapunta ron. Eh, paano nung nahuli yung asawa niya, eh, tinanong sa kanya, saan galing itong pera mo? Eh, sa asawa ko. Eh, sino ba asawa mo? Eh, senador sa Pilipinas. Ah, ganun ba? Oh, sige. Simula nun, di na nakapasok si Lito Lapid, tatakot siya. Ha? Kasi baka pagbaba niya ron, pusasan din siya. Siyempre, nakumbik yung asawa mo eh. Di ba? Katulad din yan, doon sa kaso ni Michael Ray Aquino, natatandaan ninyo. Yung si Michael Ray Aquino, siya ngayon ang kuwan dyan, ha? Chief Security ni Rason dyan sa Soler Casino, mga kaibigan. Ngayon, itong Michael Ray Aquino, naging police official ito nung panahon ni ERAP sa PNP. Ha? Colonel yan eh. Nakulong yan sa Amerika. Pagkatapos na kwanho, ha? Ma-imbestigahan sila tungkol sa kaso ng espionage, paniniktik, ha? At saka yung pagkuha nila ng mga classified information ng gobyerno ng Amerika na pinadala nila sa mga opisyal ng gobyerno rito na kaalyado ni ERAP. Habang si ERAP noon ay nakakulong, mga kaibigan, sa Tanay. Natatandaan ninyo yun, di ba? Si Aragoncillo ang pangalan ng isa, yung pinanggalingan ng mga classified information na ipinadala rito kila Michael Ray Aquino. At nandoon si Michael Ray Aquino sa Amerika eh. Sila siguro magkausap doon nung Aragoncillo na yun, ang apelyido Pilipino yun, na dating FBI analyst. Ha? Ngayon, during nung nagpapadala siya ng information,
Nagtatrabaho siya noon sa White House. Ito palang aragonsilyo na ito na nagbigay ng mga, nagpasa ng mga classified information sa mga government officials natin, mga kaibigan. Marami yan eh. Mga pinadala sa email. Nahuli yan ng FB, ng government, US government authorities. Oh, kaya nakulong doon, nahatulan si Michael Rey Aquino. Yung palang aragonsilyo na Pilipinong dating FBI analyst, nakasabwat nila ERAP, mga kaibigan, eh lumung pala yun sa kasino. Yun ang dahilan kung bakit nagpapasa siya ng mga impormasyon, mga classified information sa mga official dito, ibinebenta niya yung mga impormasyon na yun. Yun ay may kapalit na bayad, sa madalit sabi. Ginawa nila ito nung si ERAP ay nakakulong sa Tanay. Habang si FPJ ay kumakandidatong presidente, mga kaibigan. Buong akala ni FPJ, samantalang si FPJ, ang main purpose ng kanyang pagtakbo, tandaan ninyo, ang pinakapangunahing intensyon ni FPJ, ni Fernando Poe Jr., maisalba niya si ERAP. Kaya siya tatakbong presidente. Yan ha. Para maisalba niya si ERAP. Ngayon, all the while, yun ang purpose ng kanya, ng kanyang pagtakbo, at ang chance niya, napakalakas, di ba? FPJ yan eh. Pagmamalasakit sa kaibigan, di ba? Yun ang unang intention niya. Mga kaibigan, akalain ninyo, ito si ERAP, kundi walang niya at kalahati. Pinatawag niya yung si Kadsawan, yung leader ng FPJ for President Movement, FPJPM, doon sa Tanay. Pagdating doon, pinagmumura niya. Ha? Ano sabi raw ni ERAP? Bakit niyo pinatatakbo yan, kumpare ko? Wala namang alam yan. Mga kaibigan, ganyan kawalang niya si ERAP. Anong kaugnayan nito? Doon sa kasong espionage na kinakasangkutan ng isang aragonsilyo at naging dahilan ng pagkakakulong kay dating PNP Colonel Michael Rey Aquino sa Amerika. Ano kaugnayan yan? Ang kaugnayan noon, mga kaibigan, habang si FPJ pala, ay nagpapakahirap na kumampanya, gumagastos ng kwarta, mga kaibigan, at may mga artista, alam naman ninyo yan, pati sila Dolphy, di ba? Sumuporta lahat yan kay FPJ. Mga kaibigan, walang kamalay-malay yung pobre. Na si Era pala, meron masamang binabalak. Hindi pala suportado ni ERAP yung pagtakbo ni FPJ. Mga kaibigan, ito palang ginagawa nila, itong mga classified information na ito na kanilang binibili doon sa aragonsilyo na yon. Ang layunin pala nito, pabagsakin nila ang gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo upang sa ganon makabalik si ERAP sa pwesto. Yun ang plano. Kundi mga walang yayan, iba? Hindi ko na babanggitin, ha? Ako, alam ko kung sino-sino ang mga opisyal na sumabit doon sa kasong espionage na yun. Kaya nakulong si Michael Rey Aquino, co-accused sila lahat doon sa kasong yon. Hindi natin alam, walang balita kung ang mga bisa nila kansilado. Pero sila,
Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi sila makatuntong sa Amerika. Hanggang ngayon. Bakit? Hinatulan si Michael Ray Aquino eh. Eh sila mga co-accused, akusado rin sila doon sa kaso na yun. So madalit sabi, tumatakbo si FPJ, pinagpaplanuhan ni ERAP naman na ibagsak itong kampo ni ERAP. Ang pinaplano, pabagsakin si Gloria at maibalik siya sa Malacanang. O kaya si General Bato, kung pupunta ka sa China, sama mo naman si Lito Lapid para makapasyal sa Great Wall, mga kaibigan. Ano ho. At saka sana, eh, kung kailan man binabalak ni General Bato na pumasyal sa Great Wall of China, mga kaibigan, heba safe trip, ika nga. Ha? At nawa ay ma-enjoy mo yung iyong pagpunta ron sa Great Wall of China. Ito, nakachamba si Lito Lapid, mga kaibigan. Ha? Na ayon po dito sa balita, gusto raw ni Lito Lapid na mapagkalooban ng lifetime validity. O wala nang expiration ang passport para sa mga senior citizen. Ba maganda no po. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito may sense. Ha? Bagamat ako, ano lang yan eh, patakaran lang, pwede nang ipatupad ng Foreign Affairs yan kung gugustuhin eh. Ito, kailan matatabos tong batas na to? Nakakasiguro ka ba na maipapasa yan? Kailan? Di ba, alam naman ninyo ang proseso ng mga batas dito. Kaya yung mga yan eh, yung mga senador, nagpaparamihan lang ng bilyan, tapos yung susunod nilang takbo, kahit walang naipasang batas, ang ipagmamalaki, ito anyang, sumiti kong kwan eh, panukala. Panukala lang yan eh, proposed bill pa lang naman ito eh. Ngayon lang nagkaroon ng sense, hindi ba? Kasi dati ang mga panukala nito, ipagbawal ang stapler sa plastic doon sa pagkain, di ba? Stapler. Pagkatapos eh, nitong kamakailan, ano yung nasabi niya, bigyan daw ng medical benefits yung mga atleta. Ha? Nonsense eh, kasi po, meron ng universal healthcare. Kaya parang ano yan, parang malasado center yan, mga kaibigan. Di na kailangan yan, di ba? Ngayon, ito ang sabi, dapat daw bigyan ng lifetime validity. Wala nang expiration, ibig sabihin. Itong mga senior citizen at sila ay maipuwera na doon sa mahigpit na proseso, sa pag-renew ng kanilang mga travel documents. Di ba, matandaan ninyo kung kayo sumusubaybay ng ating palatuntunan. Sa mga nakaraan, di ba, yun ang sinasabi ko. Hindi nga lang lifetime ang sinabi ko, pero ang sabi natin, dapat ang mga senior citizen, kulang nga ito eh. Pati yung mga PWD, di ba? Dapat siya mga yan, hindi na pinapipila. Dapat siya non-appearance na eh. Kung dati nang may record sila sa Foreign Affairs eh, hindi ba? Dapat yan hindi na dumadaan dun sa katulad na proseso ng regular passport, mga kaibigan, o regular applicant. Ha? Dapat exempted na sila. Pero tama ito, itong sinasabi ngayon ni Lito Lapid na ito na dapat lifetime validity na nga naman. Ngayon, dapat isama dyan para sa akin yung mga PWD. Ito yung Senate Bill
1197 para amyendahan, amyendahan pala yung batas, yung Philippine Passport Act of 1996, para masiguro na ang passport ng mga nasa edad 60 pataas eh wala nang expiration. Katunayan, di na kailangan ng batas dyan eh. Kung gustong ipatupad dyan ng gobyerno, ng DFA, pwede. Policy lang yan eh. Oh, itong sa kanya, kaya niya gustong amyendahan yung batas para masiguro na nakalagay sa batas yun. Eh pero, hindi na kailangan yan, mga kaibigan, kung tutusin ninyo. Ano lang yan? Department order lang yan. Di ba? Para lang yan yung doon sa issue ng birth certificate, mga kaibigan. Ang dahilan niya pa, ni Lito Lapid, eh, through, sabi niya, through this lifetime validity, dito raw sa, ano raw, panghabang buhay na nakuan, na passport, ang mga senior citizen ay mapupuwera na dun sa mga prosesong kung ano-ano, mga kaibigan, pagpila, mga ganyan, na kalimitan naman, eh, yan ang ano, yan ang nakikita natin sa pag-renew ng mga passport. Sabi pa, English eh, this is also beneficial to senior citizens. Eh, ito rin, eh, ano rin, pabor din sa mga senior citizen na naninirahan sa malalayo, ha? Sa city, sa centers ng DFA consular offices. Oh, di ba, may mga satellite office na itong kwan eh. Itong DFA, di ba, kung saan-saan. Oh, malalayo. Mga kaibigan, the Foreign Affairs Department may change the validity of passports whenever in the national economic interest or political stability of the country such restriction is necessary, mga kaibigan. Ngayon, para sa akin, oh, hindi lang yon, pati yung mga nasa abroad. Di ba, kalimitan, kawawa naman yung mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos, pagka na-expire yung kanilang passport, eh, ang ating mga embassy, malala, meron kasi mga Pilipino, nasa malayo sila. Maghapon pa kailangan magbiyahe o para makarating sa Tokyo, halimbawa sa Tokyo. Sa Tokyo, meron tayong dalawa. Isa sa Tokyo, sa Japan pala, meron tayong dalawa. Merong isa doon sa Kobe. Ha? Ngayon, konsulado yung sa Kobe. Yung consulate, embassy natin nasa Tokyo. Ngayon, pag malayong lugar, merong biyahe. Sa Amerika, ganun eh. Hindi naman lahat ng estado, meron tayong ano eh. Merong consular office eh, mga kaibigan. Oh. Eh, ang lalayo ng binibiyahe, ilan na yung natanggap nating reklamo, di ba? Ng mga kababayan natin, nabanggit natin niya sa ibang pagkakataon. At naisulat ko rin sa aking column yan. Meron sa Japan na nagre-reklamo. Ang hirap ng proseso, mga kaibigan. Eh, lalo na kung senior citizen yung aplikante na magre-renew ng kanyang passport. Eh, lintik pa naman, hindi lang nalalaman dito sa atin yun eh. Kung gaano katarantado yung mga nasa foreign nation eh. Mga kaibigan, yung mga consulate natin, ang daming katarantaduhan dyan. Oh, ang daming kalokohan. Isipin mo, kung bibiyahe ka ng maghapon, malis ka ng umaga,
darating ka sa Tokyo, sarado na yung embassy. Di ba? Hanggang alas 5 lang ang office hours. Oh, di bukas ka na naman. Gagastos ka. Ha? Hanap ka ng tutuluyan mo. Eh, hindi naman mura dun mag-hotel. Kahit maliit lang na hotel dun, napakamahal. Mga kaibigan. At saka yung biyahe. Tatagal ba yung senior citizen sa ganun? Oh. Di ba? Kaya maganda itong bill niya, pero yun, dapat isama pati yung mga nasa kuwan, nasa maging maliwanag. Eh, hindi na kailangan ito eh, kasi ho, batas ito, tatagal pa ito. Ha? Amendment ng batas itong sinasabi ni Lito Lapid. Pero hindi ho yun ang pinagtataka ko. Alam mo kung ano pinagtataka ko, Ariel? Biglang nakapagsalita ng English si Lito Lapid. Oh, kaya nasisiguro mo, hindi siya may gawa nito eh. Gawa ito ng mga tao-tao niya lang eh, di ba? Kasi English, oh. Sabi raw ni Lito Lapid. Ah, nagtataka ako kasi, press release ito eh. Oh, hindi ito interview. Yung ginawa kay Lito Lapid, may press release na, yung prepared na yun. Ibinigay sa mga reporter. Tapos may nakadikit siguradong ano ron. Alam mo na, ha? Mga kaibigan, press release eh. Eh, ba't hindi magiging press release yan? Sipin mo, English, nasabi ni Lito Lapid yun, yung through this lifetime, validity, our senior citizens are spared from the rigorous process and long lines often associated with passport application and renewal. Ano, tanong natin ngayon kay Lito Lapid. Spell associated. Galing mag-English eh. Sip mo, gumaling mag-English ito. May karugtong ba nga yun eh. This is also beneficial to senior citizen who live far away from city centers where DFA consular offices are usually situated. Oh, mga kaibigan, question ulit. Spell situated. Pa-spell mo kay Lito Lapid. Eh bueno, mga kaibigan, eh, sa dinami-dami ng panukala niya, at least ito, eh, merong masasabi nating sense, hindi ho ba? Ah, medyo may kabuluhan ng konti ito, bagamat suntok sa buwan. Ah, bagamat suntok pa sa buwan, hindi yung ipagbawal ang stapler sa pagkain. Kasi merong mga plastic, di ba? Yung ano na, yung sa mga karinderya, yung kaya nilalako, di ba? Inlalagay lang sa plastic, pagkatapos ini-stapler yung plastic. Eh, may mga nagre-reklamo na mayroong stapler doon sa kanilang pagkain. Baka lahi mo, nag-propose yan ng bill. Ipagbawal daw yung stapler sa pagkain. Hindi lang natuloy yung isang panukala niyan eh. Alam mo ba kung ano? Yung ano ha, yung tasa ng kape, ha, magkaroon din ng ano, pangkaliwa. Ha? Dapat daw may tasang pangkaliwa at may pangkanan. Malay mo kung kaliwete ka. Di ba? O, hindi mahawakan. O, gusto niya magkaroon ng kaliwa. Ito na nga ho yung ano ha, yung promulgation, itong pinakaabangan bukas na magiging hatol ha sa mga ano ho, akusado dito po sa Maguindanao Massacre. At ang karamihan dito, ilan ba yung media men dito
ang isa lang ang kilala ko ron eh. Mga kaibigan eh, yung correspondent ng Manila Bulletin sa Mindanao no, si Bong Reblando. Yun lang, sa dinami noon, siyempre mga provincial newspaper, ano yan, mga media, no, practitioner sa Mindanao. Eh kasi yung si Bong Reblando, ano yun eh, pag lumuluwas ng Maynila, minsan, eh nakakakwentuhan namin. O, sa lahat noon, yun lang ang nakikilala ko dyan. Anyway, marami po itong mga media rito. Alam nyo, may kwento ito ha. Kasi may mga nagpapanggap ngayon na dahil alam nila matunog, convicted itong mga ano eh. Itong mga salarin dito eh. Mga kaibigan, matunog na yan. Indication, eh, pinababalik si Ampatuan, di ba? Pinabalik pala sa ano ho, sa Bikutan, sa kanyang kulungan mula sa ospital. Babasahan at saka maugong na eh, mga kaibigan, ang mga alimuom ng balita, ha? Yung pinaka-mastermind, ang problema lang, namatay na yung ama nila na nag-utos sa pagpatay. Pero alam nyo, may mga, ika nga eh, mga sidebar ha, dito sa pangyayaring ito. Halimbawa, yung si Mangu Dadato, di ba, asawa niya yung naging dahilan. Sila naging dahilan eh. Kung bakit napatay itong mga media. Yan mismong si Toto Mangu Dadato. Inutusan niya, oh, kanina lang kausap ko yung guard natin sa baba. Taga Mindanao yan eh. Sabi niya, nung mangyari daw yan, bata pa siya. Nag-aaral pa siya. Oh. Ngayon, eh, makatwid din niya na masyadong kabisado. Yung sinasabi natin, merong panahon, halimbawa, kaya masama yung mga politiko nagtatagal sa pwesto, di ba? Kahit na walang ya, nakakatakbo, eh, kamukha ni Erap, convicted na eh. Isipin mo tumakbo pa. Kasi nung makumbik si Erap, bata pa yung mga iba, di ba? Na naging butante nung muling tumakbong mayor, di ba? Sa Maynila. Isipin mo yun, hindi na nila alam yung mga pangyayaring pinagagawang kahayupan ni Erap. Si Erap ang sumira sa politika natin, baka akala ninyo. Yan ang bumaboy eh. Oh, ngayon, balik tayo dito sa Ampatuan. Yung mga dapat na, kapuna-puna eh. Halimbawa, si Mangu Dadato, inutusan niya yung asawa niya na mag-file ng Certificate of Candidacy. Isa lang ito sa mga asawa niya. Ha? Bakit hindi siya nagpunta? Di ba? Takot siya eh. Oh, eh magkamag-anak yan ha. Ampatuan tsaka yan si Mangu Dadato. Mga magkakamag-anak yan eh. Kaya lang, magkakaaway. Mga warlord eh. Ganyan talaga ang mga lugar na ano eh. Gusto nila, sila mga hari eh. Eh, ganun din naman ang ginawa nila eh. Nung sila na nalagay sa pwesto. Nangyari ito, panahon ni GMA, di ba? Oo. Inaresto nga yun sila. Pumunta pa rin yung press secretary no, si Duresa. Pinumbinsi sila na sumama sa mga otoridad. Oh. Ngayon, nagtataka tayo, eh, ito si Toto Mangu Dadato, inutusan niya yung asawa niya, mag-file ng Certificate of Candidacy. Pagkatapos, pinasama niya yung mga media, tsaka yung ibang mga tauhan nila, kamag-anak nila, pinasama. Ha? Sipin ninyo yun. Sumama naman itong mga media para i-cover yung pagpapile ng Certificate of Candidacy. Eh yun na, pinatay na sila. Alam niyo, balita ko, pagkatapos na mangyari yun, walang natulungan itong si Toto Mangu Dadato sa pamilya ng mga taga-media.
na napas lang dyan na isinali nila sa kanilang away. Ginawa niyang human shield. Ha? Itong mga media, wala rin naman. May nangyari ba nung maupo na yung mga mangudadato? Wala rin. Magkakapareho kasi ng interest nila. Iisang objective nila, hindi naman paglingkuran yung kanilang mga mamamayan. Kundi maghari sila doon sa kanilang teritoryo. Magpayaman. Yan daw mga yan. Ha? Pag sumakay ka na, sabi ng mga taga ron, sumakay ka ng helicopter, lahat ng natatanaw mo, kanila. Ganyan ang mga property niyan. Mga kaibigan. Ngayon, hindi man lang natumungan itong si Mangudadato. Ha? Maging yung pag-aaral yata ng pamilya, yung mga anak na naulilan itong mga miyembro ng media. Pero hindi pa yan ang malungkot. Noong pong mapat mangyari yan, meron mga umepal. Ako hindi ako sumali dun eh. Yung nagtititihaya pa, nagkumakasigaw sa ano, rally, nagsipag-rally. Media. Oh, mag-rally. Hindi ito lahat ng media. Hindi. Yun lang grupo na yun. Ang credible lang naman na nagtataguyo dito, yung NUJP, National Union of Journalists of the Philippines. Yan lang ang credible. Yung iba, huwag nyo nang paniwalaan yun. Alam nyo kung bakit. Pagkatapos ng maganap yung pangyayari nga, nagkaroon ng mga rally, itong ibang organization, alam nyo, naging pakay nila. Magkapera. Pinagkaperahan yung pagkamatay na yan ng mga nasa media. Eh, natatandaan ko eh. Merong isang immigration official ang tumawag dyan sa grupo na yan. Ha? Mga kaibigan. Ang masaklap lang, kasama ngayon sa administrasyon ni Duterte itong mga sinasabi natin na nagbenta sa kaluluwa. Ha? Pinagkakitaan yung kaluluwa ng mga nandun sa yung mga napas lang dun sa massacre na yun. Mga kaibigan. Nakipag-usap yan, yung dalawang yan, dalawang opisyal ng media organization na yan, doon sa kamag-anak ni Ampatuan na opisyal ng immigration. Abogado yun eh. Para tumigil itong organization na ito sa kanilang mga kilos protesta, kunyari. Ha? Oh. Pagkatapos ng meeting na yung pag-uusap na naganap sa isang restaurant dyan po sa Morato. Hindi ko malaman kung basta magkalapit lang yan, Morato at saka Timog. Ang sabi ko pa nga, yung restaurant na binanggit ko, ha? Lumabas to sa ano eh, sa dyaryo eh. Mga kaibigan, ang sabi ko, ang pagkakasabi ko, ibang restaurant, ibang pangalan ng restaurant, yung nakarating sa akin na information. Akalain nyo sumagot, ha? Yung official na yon ng samahang yan, ng media raw. Ang sabi, kinorek ako, hindi raw sila doon nagkita. Sa Alfredo's Steakhouse daw sila nagkita. Pagkatapos nun, tumahimik na sa issue. Yung mga yan. Oh, yan ang trabaho niya eh. Pagka may nangyari, mga sikat na media ang involved, controversial, mga ganyan, ano, malaking balita, papasok yan. Para sila maging bida. Eh, katulad nun, yung sa masakir, sa Maguindanao masakir, ano nangyari? Yung pala, ibebenta. Oh, kunyari, nakikipaglaban, ha? Sumisigaw ng katarungan. Para sa,
Kaya ako hindi nagsasama ron. Alam ko mga motibo eh. Basa ko na eh. Mga kaibigan eh. Arte pa lang eh. Mahalata mo na eh. Ha? Paano magmamalasakit yung mga smuggler ka na sa media? Di ba? Oh, magmamalasakit ka ba sa kwan? Sa kapakanan na nasa media? Imposible eh. Di ba? Bakit? Kalaban ng interest mo yun eh. Oh. Kaya ako ganun kung bumasa ng mga pagkatao eh. Mga kaibigan eh. Kaya malayo pa, gagawin pa lang ang katarantaduhan, mga kaibigan. Anticipated ko na eh. Oh. Ngayon, ayan nga ho, mga ibang importanteng dapat ninyong malaman. May mga nagpatanggap dyan. Na kunyari, sumisigaw, justice. Sigaw pa nga ngayon, guilty. Yung pala sila, guilty. Paano? Alam nila na ang magiging verdict dito, mahahatulan itong mga ito. Kaya nauuna na silang sumakay. May pataas-taas pa ng kamay. Mga hayop kayo. Yung mga nagbenta ng kaluluwa na ito, milyon-milyon ho yun ha, binayad ng ampatuan dun sa meeting na yun. Para tumigil, o alam ba ng mga miyembro yan? Pinagkakitaan yung miyembro, pinagkakitaan pa yung pamilya ng mga biktima. Yan ang matinding kahayupan. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan. Huwag kayong makikisakay basta-basta sa mga nagpapanggap. Diba? Lalo na yung pangkat ni Andanar. Eh, tanga yan si Andanar. Eh, hindi naman kilala yan. Eh. Hindi naman nag-practice yan ng mga humalo sa mga reporter. Hindi. Bagito lang yan dito sa Maynila. Eh, yan ang nga ba sinasabi ko eh, dun sa tubig eh. Ha? Yung pala, eh, wala naman palang balak daw. Siguro, pagkatapos na magsalita ni Pangilinan, mga kaibigan, na hindi tayo makapapayag. Eh, itong mga kokok ng administrasyon, mga kaibigan, lundagang kagad, itong mga palakang kokak. Oh, kita ano ninyo? Walang presidenteng ganyan. Eh, tapos bakit iba sinasabi po nitong Department of Justice at saka ng Department of Finance, mga kaibigan, ni Sunny Dominguez, iba yung statement nila eh. Hindi raw po papalitan ang concessionaire ng tubig, mga kaibigan. Ha? Yung ibig sabihin, itong Maynilad at saka Manila Water, ha? Ayan po. Ha? Sabi natin nung una, eh, wag muna tayong maniwala sa sinasabi. Dahil ako, hindi makapaniniwala na kaya nilang banggain yan. Yung mga oligarchs na yan na involved dyan sa bilang mga itong mga concessionaire din ng tubig. Alam nyo, pinakamagandang maipatupad talaga yung basagin mo yung monopoly. Yan ang mahirap eh. Kung saan ka lang linya mo, negosyo mo, katulad ng mga Ayala, saan ba nag-umpisa? Di ba parang mga developer yan? Halos lahat na nga ng lupa, kanila. Mga kaibigan, ganun din si Villar. Dapat doon na lang sila. Di ba? Hindi sila pwede mag-negosyo kasi hindi magkakaroon ng pagkakataon ng ang ibang mga karaniwang gustong pumasok sa ibang larangan ng negosyo kung sila na lang na sila ang napapaboran ng gobyerno. Anong proseso dadaanan mo? Kung ikaw, simple kang mamamayan, meron ka namang magandang ika nga, project study. Halimbawa, ang wala lang sa'yo, puhunan.
sa isang linya ng negosyo, hindi mo mapapasok yung negosyong yun. Bakit? Eh, kukunin ng oligarch yun eh. Pero subukan mo, oligarch, sasabihin doon sa mga, alam niyo, yung mga oligarch na in place ang kanilang sindikato eh. Sa lahat ng government agency, meron mga nakinabang sa kanila eh. At siguro nakikinabang sa kanila. So ikaw, presidente ka lang ngayon. Pag namatay ka, hindi ka na presidente. Diba? Huwag na natin sabihin, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan nila balak pumosisyon sa gobyerno. Pag wala na kayo sa pwesto, nandyan pa rin ang oligarch at yung kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Yung mga takot sa kanila, yung mga kasi mapera sila, sunod-sunuran sila. Minsan nga meron akong gagong nakausap dyan sa Department of Public Works and Highway Robbery nung araw eh. Mataas ang posisyon, director eh. Kasi oh, tinatanong ko lang yung pagkuha ng permit para sa billboard. Ba kung ano-ano requirement kasi ang kinukuha. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Eh, nilapit sa akin ito eh, ng isang kakilala eh. Pinuntahan ko. Alam niyo, bungad. Eh ako nga niya, pinatawag ako ni, ano eh, kausap ko si Manny Pangilinan eh. Mga billboard. Yung pala mga billboard dyan sa, ano, expressway dito sa South. South Luzon Expressway. Kay Pangilinan pala yun eh. Mga kaibigan eh. O, sipin mo, pati yun, kanila. Alam niyo kung kaninong negosyo. Ang puhunan kay Manny Pangilinan. Eh, kanino? Kay Albert Martinez. O, mga kaibigan. Eh, kita mo yung bakla rin pala yung kausap ko na yun doon sa public works. Hindi lang halata. Pero bakla rin pala yun. Ha? Kabanding. Mga kaibigan, sipin ninyo, pinagyayabang pa sa akin. Tinawagan daw siya ni MVP, mga kaibigan. Oh, kasi mga billboard dyan, eh, ganyan. Kinuwento pa ng tarantado sa akin. Oh, sipin ninyo kung di gago yung mga yan. Yung mga oligarchs, hindi mo pwedeng bunutin ng basta-basta yan. Hindi kayo, wala eh. Mga kaibigan, in place na yung sindikato nila. Ay, kung limbawa land developer yan. Ha? Si, baliwala ka kahit presidente ka. Kunyari lang yan. Pero pagdating mo rin sa mga opisina na may kinalaman sa lupa, hawak na nila lahat yan. Ngayon, kung meron kang taong nilagay doon, mahahawakan din nila yun. Pero lang ang katapat niya mga yan eh. Sana kung ang mga perang, ang mga opisyal ngayon, eh, hindi mahilig sa pera. Oh, sabihin niyo muna sa akin, sinong opisyal sa administrasyon ngayon ang hindi mahilig sa pera? Diba? Eh, lahat siya mahilig yan eh, karamihan dyan eh. Siguro makikita mo, ang masama pa dyan, yung hindi mahilig sa pera na opisyal ngayon, mga kaibigan, eh yung pasisiraan eh. Oh. Pero yung mga lantaran, sip mo, kumuha ng pera sa tourism, akala mo, bulsa nila yung Department of Tourism eh. Ha? Mga kaibigan, kung kumuha ng pera, ilan po, 200 million yata yung kung natuloy lahat yun eh, di ba yung advertisement? Nakusus Mario Sep, di ba? Oh, ano pa? Marami. Mga kaibigan, hindi lang natin alam sa ngayon, di ba? Oh, pero lahat ng yan, sisingaw din yan eh. Ngayon, itong mga monopoly, yan ang dapat na basagin, wasakin dito sa Pilipinas.
hindi magkakaroon ng oligarch kung sila po ay hindi papayagan na mamonopolize ang mga negosyo. Halimbawa, San Miguel Corporation, saan ba kilala yan? Di ba sa mga pagkain, inumin, di ba? Eh bakit pati Skyway, kanila na rin? Ano kinalaman sa alak nun? Tsaka sa mga dairy products, di ba? Diyan kilala San Miguel, di ba? Oh, mga poultry, mga ganyan, di ba? Pagkain, alak, yan, diyan sila, soft drink, diyan sila kilala. Eh paano nangyari napunta sila sa Skyway? Saan-saan project na? Dahil sila ang may puhunan. Hindi totoo yun eh. Kasi gumagawa ng policy rito na ang pwede lamang makalahok, may pera lang. Halimbawa na nga, yung STL, di ba? Yun ang pinaka very clear eh, na example eh. Sino pwedeng kumuha ng prangkisa ng STL simula nung yan eh, maitatag sa PCSO? Sino? Gambling lord. Bakit? Eh, yung requirements eh. Ang pwedeng makapag-comply, yung may pera eh. Di ba? Mga kaibigan, ba't di ka gumawa ng requirements na pwedeng makalahok ang pangkaraniwang mamamayan? Paano mo gagawin yun? Ba, maraming klase. Di ba? Na pwede mong gawin. Pwede every barangay, pwede kayo magparapol ng tao na pwedeng kumuha. Na hindi, not necessarily ang mamamahala sa pwedeng suwerte na mabigyan ng prangkisa, ang mamamahala barangay. Hindi, every barangay mo gawin. Maraming paraan eh, kung talagang gugustuhin eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ang sabi, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan yan. Kaya tayo, na ngayon, makikita mo, mall sila may-ari, karsada sila may-ari, ospital sila may-ari, eskwela sila may-ari, tubig sila na may-ari, mira ang kuryente sila na rin namin. Saan ka pa pupunta? Di ba? Palakasan na lang sila. Kung sino mas malakas sa presidente, baka madali natin ito. Isipin ninyo, umikot kayo sa buong Pilipinas. Hindi lang naman yan eh. Hindi lang naman yung Maynila, hindi lang naman yung Manila Water. Kundi, pati yung mga probinsya, eh nilireklamo yung may hawak sa mga probinsya, yung prime water eh. May lason yung tubig eh. Arsenic. At saka yung marumi dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Galit na galit ang mga tao dyan. Tubig kanal yung kulay ng tubig eh. Marumi, may putik. Iba-iba ang reklamo. At saka napakamahal daw sumingil. Tapos dyan mo bibigay. Sasabihin ninyo, pag dinidevelop nila yung mga supply ng tubig, anong pera ginagamit nila? DPWH? Pondo ng DPWH? Sila nakikinabang? Negosyo nila ang napapaboran? Eh di wala silang puhunan. Sila may-ari ng tubig, tapos ang nakaupo sa DBWA, sila rin. Yung senador, sila rin. Hayop na buhay ito. Kaya kayong basta-basta magpapaniwala. Mahirap maniwala na bilyon-bilyon na niya kinuha niya. Kukunin din sa gobyerno. Pinagbayad na sa tubig yung tao, sisingilin pa gobyerno, sa tao rin yun.
Eh, ano nangyari? Meron ba? Wala naman palang balak eh. Renegotiation lang ang gusto. Ay, nako.